Yon, so hello guys, good evening sa inyong lahat. So 8 PM na ng gabi ngayon guys, so medyo wala tayong ginagawa ngayon at wala tayong travel vlog. So ito muna yung ating content ngayon. At yon, meron kasing nagtatanong na avid viewers natin sa ating travel vlogs na si Ate Chris Flores ng Marilao, Bulacan. So ito ang tanong niya, Kway TV, magkano yung nagastos nyo sa Hong Kong vacation nyo? So yan yung napakagandang tanong ng ating viewers. So ngayon guys, ay i-explain ko sa inyo kung magkano yung nagastos namin dun sa aming trip sa Hong Kong. Pipilitin ko guys na ma-breakdown sa inyo at maipakita ko kung at meron kayo tinitingnan na pwede nyong ipag-compare. Most likely ito yung aming total expenses dun sa trip namin sa Hong Kong. So guys, simulan na natin. So bali 3 packs kami. Ako yung asawa ko and yung baby namin. So 4 days and 3 nights kami doon sa Hong Kong. So guys, ito yung mga gastos natin sa Hong Kong. So unang-una guys, yung round trip airfare namin. So nabook namin to sa Philippine Airlines. 9,670 yung isa sa amin. So times 3 kasi tatlo kami. So 2 years old na kasi siya guys, so kaya may bayad na siya. So umabot yung airfare namin ng 29,010 pesos. So yung hotel accommodation naman namin, yung sa nagstay kami sa Tsinsha, so yun sa may The Kowloon Hotel. Ang per night doon ay umabot ng 8,320 per night yung room na ano napili namin. So ang total noon ay 24,960 for 3 days. And syempre, yung Octopus card, kailangan nyo yun para sa pagsakay nyo sa mga sa MTR at pwede rin nyo rin pambili sa 7-Eleven or kung saan man pwedeng gamitin yung Octopus card. Nasa 1,350 ang isa, so times 2. So ang total nya is 2,700. So kailangan nyo din syempre, importante yung internet na gagamitin nyo doon sa Hong Kong. Saklok makakapag-book kayo ng pocket wifi. So isa lang naman yung rentahan namin at almost nasa 1.4 ang rent ng isa nun. Pakita ko na rin sa inyo yung gastos namin dun sa mga activities na ginawa namin. So para magkaroon din kayo ng idea. So actually ito lang naman yung mga basic na activities dun sa mga tourist spot niya dito sa Hong Kong. So nag-Disneyland kami. So ang isang Disneyland, yung day pass ticket ng Disneyland ay nagkakahalaga ng 4,900 ng isa. So times 2. And si Kaylin kasi libre pa naman siya. So dalawa lang. So umabot kami ng 9,800. And ito pa isang optional guys. So kasi nag-avail kami ng Disney Premier Access. So optional lang din naman to. So, sa Disney app kami nag-avail nito. At ang halaga nito ay nasa 3,900 ang isa. So dalawa din dahil dalawa kami. Ayun. So nagkakahalaga yon ng 7,800. So yung isa pang attraction doon is yung Ngongping 360, yung cable car. So yung crystal yung ano kinuha namin at single journey lang yung inavail namin dahil nagbus naman kami pabalik. So ang halaga niya is 21 times 2. So gumastos kami ng 4,200. So yun nga, yung isang activity na inanuhan namin yung The Peak Tram. So round trip yung kinuha namin, papunta't pabalik. Pwede rin mag-bus dyan. So nagkakahalaga yun ng 1,200. Dalawa kami, so 2,400 yun. Isa pang mga gastos namin doon ay yung meals namin doon. More or less ito yung nagastos namin sa meals namin for 4 days as a 6,500. Ito naman yung transpo namin pabalik dun sa airport. So nag-taxi kami. At yung nagastos namin sa taxi ay umabot kami ng 2,100. So all in all, so ang total ng inabot ng ating expenses dun sa mga activities na yon at umabot tayo ng 90,870. So yun yung aming gastos. Tatlo kami dyan at 4 days and 3 nights kami doon sa Hong Kong. Hindi pa kasama dyan yung pasalubong guys. Pakita ko lang sa inyo, ito yung nagastos namin sa pasalubong para magkaroon kayo ng idea. So ito ba yung mga ibang mga miscellaneous na ginastos namin? Mga pasalubong, mga shopping sa City Gate. Saka dun sa Disneyland kasi may mga ano dun laruan, souvenirs. So ito, yung mga
toys ni Kaylin sa na pinagbibili doon sa Disneyland ay umabot ng 4,385. Tapos yung mga pasalubong naman namin sa Don Donki kami bumili. So umabot kami ng 4,500 sa mga chocolates, mga souvenirs, sa mga and yung mga nabili natin sa City Gate Outlet. So inabot tayo ng 58,926 pesos. So ang total ng pasalubong namin ay umabot ng 67,811. So kung ito-total natin yan, ay aabot kami ng 158,681. So yun, umabot kami ng ganun. Pero kung mas budgetarian pa kayo sa amin, siguro mga 100,000 ay pwede na. Yun guys, so 90,870. Sasapat na yun. Actually, kaya nyo pang higitan yan kung mas matipid kayo sa amin. So, since tatlo kami, dinivide sa tatlo, so umabot siya ng 30,290 per pax. So, yan guys yung breakdown ng expenses dun sa Hong Kong. Yon guys! So, sana ay nakatulong ako kahit papaano para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung magagastos pag nagbakasyon sa Hong Kong. So guys, ito muna ang ating vlogs. Peace. Bye.